Nandito ako ngayon, nakikisa sa araw ng mga manggagawa dahil manggagawa din ako. At nakikita ko na walang ibang solusyon doon sa mga hinaing ng mga manggagawa kundi pagsama-samahan siyang ipaglaban ng mga kapwa din natin mga manggagawa at saka ng ibang mga tinatawag nilang mga aping uri at sektor ng ating lipunan. Lumobo talaga ang populasyon ng mga nurses. Napakadami ng unemployed nurses. Marami ring mga tinatawag na mismatch ng mga nurses na pumapasok sa call centers, BPO. So talagang napakalaki ng kakulungan ng gobyerno, lalo na sa pagbibigay ng sapat na pondo sa kalusugan para magbigay ng sapat na posisyon sa mga ospital kung saan doon talaga dapat nagtatrabaho ang mga nurses. Sa mga pribadong ospital, nagkakaroon ng 12 hours to 16 hours duty na kung minsan ay hindi na babayaran. Mag-duty ka, kinabukasan, duty ko ulit ng 12 hours. So, ang nangyayari, na-overwork ang mga nurses. Alam po natin na sa kasalukuyan, ang ating mga nurses sa mga iba't ibang hospital ay mostly mga contractuals lang ngayon. Marami nang ina-hire ng mga contractuals, subalit ang ginagampanan nila ang trabaho ng isang regular na nurse. Noong nagkaroon tayo ng FNU Congress, nalaman natin na hanggang sa kasalukuyan, job order siya at matagal na rin ang kanyang plantilla positions ay ang kanyang sinasahod ay 175 lang. So nakakalungkot ito dahil sa tagal ng pagsiservisyo mo, pagbibigay mo ng lahat ng servisyo mo, lampas sa oras mo kung kinakailangan, ay ganun pa rin ang patakaran ng gobyerno. Hindi kinakalinga ang kagalingan ng mga nurses natin. Malungkot yung sitwasyon ng mga manggagawa, lalo na ng mga nurses sa Philippines. Yung nurses sa Pilipinas ay nakikita ng gobyerno na isang malaking produkto na pwedeng isangkalan sa mga free trade agreements. Katumbas lang natin mga saging tsaka iba pang mga produktong pwedeng ilako sa ibang bansa. Ganun yung klase ng pagpapahalagang ang ibinibigay sa atin. Bahagi tayo ng labor export policy. Yung mga pasyente na nasa hospital na naghihirap na sila dahil may sakit, double burden pa to kasi yung kahirapan na tinatamasan nila, patong-patong pa dahil wala silang pambabayad dun sa gastusin sa ospital o yung gamot. Sa katotohanan, tumatalikod yung gobyerno sa usapin ng pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, kaya wala din siyang pakialam dun sa mga nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Binabarato yung sahod, hindi tayo pinapayagan ng malayang pag-oorganisa, ginigipit yung ating mga union ng mga health workers at mga nurses. Tayo ay pangalawa sa pinakamaraming bilang ng professional sa bansa, pero tayo ang number one na bilang ng mga professional na walang trabaho. So, sa ganong mga statistics at litrato, talagang napakalaki ng pagkukulang at pagpapabaya ng pamahalaang nagdaan at kasalukuyan sa usapin ng mga nurses at mga manggagawa sa pangkalahatan.